Hindi kasi namin nakikita eh. Hindi namin naman malayo na rin. Si Direk, actually si, tinutulungan din kami ni Director nila para ilabas yung nakakilig sa amin, yung sexual tension, kung paano yung anak. Tinuturo niya rin eh. Tinutulungan niya kami eh. Tapos, yung lahat doon, normal na rin. Normal na lang din na lumalabas sa amin. Siguro kasi, there are feelings involved and there's love involved. So, syempre, pag gano'n, parang siguro it's very seen sa actions namin in the way we move that we don't even realize. Siguro nasa ano na rin yun, nasa tulong ng co-actor, tulong ng director, nandun na rin yun eh. Tsaka tamang pag-aaral ng script. And thank you, Direk, sa pag-appreciate ng trabaho ko. Thank you. Love you, Direk. Gagawin ko rin eksakto yung ginawa ni Mika na magpapakuha sa aliens para lang makasama yung mga. Totoo. Kung totoo may aliens, ganun din ako. Pero kasi, may mga bagay na nawawala na hindi mo na pwedeng ibalik. Paano na lang yung nasa paligid mo pa? Like, tatay ko, kapatid ko, yung mas, yung iba pang may kailangan din sa akin. Yung kailangan din ako. Gusto ko kay Kalaw yung pwedeng positive niya. And very masayahan mo siya. Yung mga problema na hindi niya niinuda. YOLO siya, yung ilimuan. So lahat ginagawa niya, gusto masayahin mo siya. Ang ayoko sa kanya kasi makikita niyo naman sa pelikula. Yun, mapapanood niyo sa pelikula. Ako, what I like about my character is naniniwala siya na wala talagang imposible, na as much as possible, you have to believe that all things are possible. And you just have to try and try until you find out if it is possible or not. Kailangan ko siya mahalin at tanggapin, despite her imperfections, despite the things that are not nice about her. Diba? So I can't necessarily say na may wala akong gusto sa kanya. Because there's also a chance for change. Like, so for Mika, makikita na yung change of mindset niya. Diba? Pero like, personally sa akin, siguro yung mindset na kailangan mo takasan yung problema, eh ang problema naman dapat hinaharap yung magpaayos. Mas kilala ko na siya. So alam ko na kung paano siya lambingin. Alam ko na kung paano siya pasayahin. Pagka nalulungkot siya. Mas kilala ko na siya, kumbaga. Malaman ko sa kanya na sobrang lambing na tao. Sobrang lambing, as in. Ako naman, tama siya. Ang dami ko natutunan tungkol sa kanya, lahat ng tao sa kanya. Lahat ng kinakasers. Lahat ng siya. Alam na ng lahat. Alam naman ng lahat na mabuti siya. Alam naman ng lahat na malambing siya. Alam naman ng lahat na mahusay siyang aktor. Gagawin niya ang lahat para lang mapasaya yung isang tao na gusto niyang pasayahin. As in lahat. He will risk everything kahit na mapapasama lang sa kanya. Basta pag mahal na yung tao, gagawin niya lahat para pasayahin yung tao niya. Wag you overthink yung mga eksena. Kasi ako pag nag-eksena ako masyado, ako na overthink yung eksena. So minsan hindi ko nagagawa ng maayos. Tapos, gusto kong matutunan ng mga tao. Gusto namin matutunan ng mga tao sa pelikula nito ay kung may problema ka, huwag mong katakasan. May problema ka, hanggang may naniniwala sa'yo, may mamahal sa'yo, harapin mo. Kasi yung mga nasa paligid mo, sila din yung tutulong sa'yo. Ako, ang gusto kong matutunan ng tao, first, syempre, yung huwag tatakasan ng problema. And second, don't miss the opportunity to tell the person you love that you love them. Take the chance, no matter how scared you are.